sa lugar sa amin department, sa Apod, Kalina, wala na yung practice mo two weeks na dapat na ilasan din ang mga tao, nilagay kulang kami sa musician. But, yung kabala, feel ko nga, duty na mo kag obligated kami nga tayawan ng Ginoo sa amin sa music department kay ang Ginoo nang yung mayunig sa amin ng mga kapatiran. He has blessed us sa amin ministry. Bisan kulang kami no, sa naambalan na ako sa una. Kulang kami sa amon na talents, sa amon na ikasarang ka amon mga equipment. Pero God is blessing us, o Tuhan, na ito ko nag-honor din sa amon na luwat ko sa iya. Kay hindi mo na yung sinin mo, Tuhan, sa amon na matanggit ako sa Ginoo, kundi sa imong desire, sa imong burden ng mga katuran. Ang unang ginapalo ko sa mga young people sa music department nga hindi na yaya para sa ako, pero hindi niya sa kasalanan natin, kundi sa ito ulit ng mga katuran. That is why ang Ginoo yan nag-bless sa mga mga pulo ato. God, I really thank the Lord, sinihaga. God, ang unang kina, sa why practice, silikod, sige yan. Kaya kung ang Ginoo yung mag-blessing ang mga ito. Salamat sa Ginoo, mga ito, sa mga aga. Kag, tiko maning opportunity sa mga aga, mga ito, kaya ito, thank the Lord. Kay, may God, si Mana, why ko ka dayaw sa Ginoo, ginawain mo dayaw. Sa for all the blessings sa amin man. Kung sa akong panisara mo, ini nga 2015 po eh, ato ako minang tako na puita sa amon na halin sa una. Kung ang malay sa inyo, huwag na lagi. Si Sir Amor na promote, ako na ito eh. Kaya nga tagaan siya sa mga niya sa lakyan. Pag ako na patron mo sa DBW, siya ang yudar. I-share ko lang sa mga ito kay Pinigyan ng bato, gabalin sila 20-25 years ang iba before ma-regular. Pinapatiyatay ko yung mga tuwan, 40 years to him. Halimbag sugod niya as kapatid tayo niya o ay siya yung regular. Nungunod lang kaya sa aming ginuusapan niya, pagsunod na mo niya, pagsunod ko yung regular na yun. Kaya na dapat pala Pagkatapos sa mga testimony nga muna din mga katuran, si Sir Michelle, Sir Janice, na makakaya si Milo ko lang na nagsunod kami ya, regular na yun. Pagkatapos ang mga testimony lang nga muna na good line na regular sa performance. Ba't may kinuot niya mga katuran? Ano muna nilalait ang mga katuran? Praise the Lord. You have to endure mga katuran, mga certain mga mga dahil sa buhay mo na sa iyo mo na siya do suprana or hindi mo na kaya. You have to endure that mga katulad. Kaya ang Ginoo yan nag-prepare no, para sa iyo mugi. No, if you really love that mga katulad, pinakasin mo yung desire na unahan mo ang Ginoo. Unahon mo ang Ginoo. Amo na yung ako nung sa buhay mo, Tuhan. Kasi ano ginano pa? Unahon mo yung Ginoo. Kasi ang mga kapudlayan, isa may galapot sa ako sa pagkatawaan. Nung lang, ganitla mo nung isa, nga ako lang yung turning. Huwag kami mo, Tuhan, narin ka sa simbahan. Isa. Bata ka sa pastor. Nung wala mo lang, Tuhan, gina-counter mo yung unahon mo lang ang Ginoo. Kaya ka nalalangkot sa iyong mga pangunan pa ng aling mayo. But, sige lang, unang ako ang Ginoo. Ang Ginoo, ang Ginoo ato ka. Hindi ang Ginoo, hindi ang Ginoo yung bulag. Or why feeling, hindi yun na makita ang Ginoo at saka ang Ginoo mga kapatiran. And, makatestify ko mga kapatiran, ang Ginoo hindi niya mag-fail sa itong mga kapatiran. If,
himuon yung mga kabaralidad, himuon yung una ang Ginoo sa inyong katuloy. Dalayan ang Ginoo sa inyong aga, pagbira sa among sa office, nabalang isa ang mga story, ang among namin, ang mga ikaw ang may amunin sa isa, ang amun na. Pero salamat sa Ginoo nga rin kita mag-feel, kaya namin isa ang atmosphere sa among darap, na gusto yung amun na, pero ang tao, mayo ang ilang pag-deal sa ako. Nga wala kami ma-feel ng mga isang isa at mga suya-suya ang mga kotoran. Dalihan ang Ginoo, kay ang Ginoo ay nag-himugit. Plastado kami tayo mga kotoran. You have nothing to ask for mga kotoran. Salamat niya sa Ginoo, sininga. Iskan sa amon sa pamilya yung mga nag-agiman. Ay mga problems si Papa, but we can be victorious mga katuhan. Daya, you know, kapis kang kay Baby Kish, nga pintay ka bata ka sabat-sabat, kung papayaan mo lang, ay kapalo ko yung matapos siya. Kansang nga magiging ito, mga katuhan, isang last week, nag-practice kami sa mga banon, para sa Thanksgiving, nakatulong na sa Dulce, na Chopsa, ang nabalang mga turan, no, salamat sa Ginoo, wala kay araman si John, si Swap. Kahit na nabalang mga ikon niya, kahit na napagwa niya. Ang nabalang mga turan, kulpa. Wala lang ako, kawin kulpa ko mo. Nga, kung feeling mo wala. Salamat sa Ginoo, kay ahali ng Ginoo, nila muli. Praise the Lord. Mag-aatido kita mga turan to honor the word of the Lord. The Lord sa inyaga. Dari kita sa Proverbs. Proverbs chapter 7. Proverbs chapter 7. Kita sa verse 1 to 5. My son, keep my words and lay out my commandments with thee. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Say unto wisdom, thou art my sister, and call understanding thy kinswoman, that they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words. Tingnan natin mo doon sa chapter 8, verse 1 to 6. Doth not wisdom cry, and understanding put forth her voice? She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths. She cried on the gates at the entry of the city, at the coming in at the doors. Unto you, O men, I call, and my voice is to the sons of men. O yes, simple, understand wisdom, and ye fools, be ye of an understanding heart. Hear, for I will speak of excellent things, and the opening of my lips shall be right things. Let us pray, mga kapatid. God, Heavenly Father, salamat, Ginoo. Our heart goes out, Ginoo, sa iyong sinaiaga. We thank you and praise you. We just want to thank you and praise you, Ginoo. This morning, oh God, umuwi kami, Ginoo, sa iyo, Ginoo, for all these years na nag-inisan sa iyo, Ginoo. We thank you for everything, for your blessings, Ginoo, protection, Ginoo, sa amin. Salamat sa iyo, pag-utuwi, hatag mo, Ginoo, sa amin. And kabay, Ginoo, this morning, pagising ulong mo, makahatag mo tugas sa amin na kusog kaalam para, Ginoo, magtubang for this coming year sa amin kabuhi. Kag mag-reflect kami, Ginoo, sa amin yung past years na makatuwa kami sa leksyon, makahatag mo sa amin, Ginoo, sa amin yung tugas mo, Ginoo, na pag-i-chindi. God, salamat, Ginoo, sininagas, salamat, sininagas, po. We thank you for your presence. We thank you for everything, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, Ginoo, good man, mercy for us, Lord. Forgiveness, O God. We thank you this morning. We thank you this morning, Lord. Dalayan mo kita.
Lord, in your name, Lord, in your name, let your word this morning bless this brother and Kinoho this morning. In your prayer, in your most precious name, Jesus, we pray. Amen. Nalangin kita mo. Kasi nga ka mga Tuhan, iunahan ko niya isang story ni Roy Riggles, may kamulo kapatid siya. Isang siya ka football player, American football, hindi isa niya matiin, kundi rugby, pero football na kaloon sa Amerika, American football. Kagugay niya ng tabo, 1929 pa. Si Roy Riggles, isa ka player, college player, na promising kaayo. Player siya sa UCLA. UCLA, bantog ng sikilaan. University of California na siguro. Captain na siya sa nila team. Ang natabo mga katuran, ila play sa Rose Bowl. Rose Bowl, mga ka-Rose Bowl. Alam mo na ang championship na game sa dito sa collegiate or sa ato din sa NCAA. Bali, they are playing na kung kanila Georgia Tech for the championship. Kaya ang natabo mga katuran, during sa ilahampang, sa ilaka-play, nag-fagball ba na? Magka-fagball na ba lang ang pula na buhian? Pag umakuyan ng mula na kung sino makakuha, pwede na makakuha kang madalagan. Kahit siya ang nakakuha, mga katuran, during sa pambol, siya nakakuha sa mong dagat pula kahit naglagad sa tulog yung mga katuran. Pakato sa goal. Lagad sa tulog, pakato sa goal. Kalapit na sa goal. Ang problema, mga katuran, kahit ilang goal ang iyaking laganan. Maya lang kay nalalaot sa sangin isa yan ng kompot na itong bantong na silong na dasig budlagan. Kag nalambot siya, lapit na lang, kag natapol. Pero galing, ang mga natabo na may nasa sila points kag eventually, ang score nila 6-8 man lang. Pero mga itong kung may itong natabo, daw pa sa tanin. Eventually, mga itong nakapirin sa ila. Kag ang ano lang mga katuhan kay Roy Riggles, kay one small lang na ano, natabo ito nang naku nga impact sa iya ng kabuhi. Kag naging bantog ina nga ano nga moment sa football history. Kag naging isa ina, one of the top 10 na moment sa football history. Ina nga itawag niya siya yung nga wrong way Riggles nga play na naging top of the town ng mga itong top of the country ng mga itong wrong play ni Riggles. Kahit na pinagdigit sila mga katuhan. Ang wrong way Riggles sa itong mga katuhan pag-uwi, subong as kita nagpag-uwi, sometimes nagkatabuman sa ato ng mga katuhan. No? Many people today later lives ang muna prospect wrong way Riggles. Na? Wrong way mga katuhan ang imo magina laganan kinakatuhan. They go the wrong way because they have lose or they have lost the sight or they have never had a goal sa kinakabuhi. Mga tabo, siguro ito kay Roy Riggles nga natula. Or you have lost your focus or your alertness. O natula, ang focus mo natula, alertness mo. No? They have, muna mo ito ma-apply sa mga buhay nga matabuhin na kalaman ng sumuha sa buhay ng tao, muna matabo. Because they have lost sight or they never had a goal sa ilang kabuhi mga katuran. Isa ka bantog na pastor sa Amerika, si Andy Stanley, ang tawag niya na iya is
directionally challenged. Magabalga directionally challenged. Ang inalaman ko to, you are confused sa pagpili isang right or wrong. No? You are directionally challenged, or you don't know where you are going. You haven't had a goal, and you just wander through life expecting na everything mag-turn out fine lang para sa imo. Ang muna nang tawag na directionally challenged. Kag sa dili-sagling basa na ito, mga tuhan, why ko matigap nito. Pero kung basahin nyo ng verse chapter 8, as one is dado, may nag story si Solomon again, share. Kung basahin nyo, mga tuhan, ang story na dahil may isa ka young man nga he saw a young man nga nagalakat ka sa unhan may isa ka harlot nga sa iya na ganyat kag na dalagi siya mga katuhan. Ang picture na makita natin sa sinang story is a young man who is walking along and it seems that he doesn't care, no, what is going on around sa iya nga panglakaton. He has no specific direction. He's just wandering along the road. Wala specific direction. Duga dahil naman ito, ano, pamatay oras, kag, ano pa nalang na, wala ka ba sa iyong mind, na nagalakat mo siya mga tuhan. Kag, sa unhan, amunin na sugat, kaya ang babae, kaging ganyan sa isang babae, intay sa isang babae, sa talang mga malanong nga manami, kag na, dalagit siya. At kung masako na itong mga katuran sa verse 22, chapter 7, verse 22 to 23, all at once, he followed her, nagpupunta sa babae, like an ox going to the slaughter. All at once, nagsunod sa dyan sa babae, tupos ang isa ka palatsyon lang na baka or karabaw sa slaughterhouse. Or like a deer, no? Or like a deer, or as a fool, to the correction of the stocks. In other words, mga katuhan, verse 23, until a dart strike through his liver, and as a bird, he stepped to the snare, and knowing not that it will cost him his life. In other words, mga katuhan, he will leave siya kabuhi to seriously regret sa iya naging himo, mga katuhan. But how did he end up sa sinaanga sitwasyon ang iningayang man? Sa itong nabasa kanina, mga katuhan, sa verse so verse 6, verse 7. And beheld among the simple ones, I discerned among the youths a young man void of understanding. Wala siya sa understanding. Ang muna nga natapos sa iya ang inaang sitwasyon, mga katuhan, bangod kulang siya sa wisdom and understanding. But then, sa verse 8, yung sakibasa natin, si Solomon, nagtatanong siya sa another story, that we should dapat natin sundon, kag dapat natin na
Himuon, mga kapatid. Basahin natin sa verse chapter 8, verse 1 to 6. Doth not wisdom cry, and understanding put forth her voice. She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths. She cried at the gates, at the entry of the city, at the coming in the doors. Ang wisdom ni kag-understanding ang nag-aambal mga kapatid. Unto you, O men, I call, and my voice is to the sons of men. O ye simple, understand wisdom, and ye fools, be ye of an understanding heart. Hear, for I will speak of excellent things, and the opening of my lips shall be right things. The foolish man, he wanders along in places he don't belong. Sa mga lugar na dapat waay na siya because he has no specific direction sa iyang kabuhi, mga tuhan. He has no specific goal sa iyang kabuhi. By contrast, sa ginambang ni Solomon diri sa chapter 8, a wise man, nagpanawag diri wise and understanding, na kung isa ikaw ka tao na wise, magapamati ikaw sa wisdom and understanding. A wise man, kung himuon mo na ikaw maging wise na tao, you will have a specific destination sa imo yang kabuhi. Kung hindi ikaw mag-stumble kung ano man ang mga butang na mag-lambot or mag-ganyan sa imo. Amen? Paano yung mga turan? You will have your destination and you will have a direction you want to go. Amoy lang tinalain sa foolish kagsang wise man, mga katuhan. Liwat si si Pastor Andy Stanley, gitawag niya ini nga path principle. Path pala talagon. Path principle, amoy tawag niya. He says, amoy niya ang principle, mga katuhan. He says, we know that in driving, the direction you are going determines the destination na imo kagapatuan. It makes sense, mga tuhan? Kung ikaw na nag-drive, ang direction na imo kinakatuan, ang muna mag-determine sa imo nga, malabotan, mga tuhan. Example, mapaiskalanti ako. Pero nag-drive ko direction ko ng pa south. Makalambot pa yan mga kapatid. Hindi. Kaya ang Iskalandria, pa north. Ako yan ang pa south ko. Ang walang principle yan mga kapatid. No? The direction you are going will determine ang destination ng iyong mga pagpatuan. Now, if that is true sa driving or nag-lakat ikaw or nag-jogging or nag-bike or nag-motor ikaw, that is also true sa pamuhi sang tao, mga kapatid. Amen? That is so very true sa pamuhi sang tao. Kung hindi mo gusto dalo ng iyong pamuhi, kapalo ka sa direksyon ng mga kapatid. Luwas lang kung wala kang wisdom na understanding. Eh, mag-force ikaw sa sininghayang man. Nga? Kung ano-ano lang madala siya na yun, mga kapatid. So, first question na imo pumamoton, ako pumangkot sa inyo, mga kapatid. Di inyo gusto makadto. Di inyo gusto makadto, mga kapatid, sa inyo pag-uwi. Oh, siyempre, napumangkot pa na pala. Ang sapat yung, siyempre, napumangkot pa na pala. Siyempre, sa langit, mga katuhan. But, do you think, sabi na, agyan yung subong makapalambot yung sa langit? Do you think, sa direction na gina, agyan yung ginalaktan yung subong makalambot yung sa langit? Because the direction, ngayon mo ginaagyan subong, ang mulang mag-determine
kung makalambot ka or hindi. Makalambot ka, mga maturan? Yes! Praise the Lord! Isa ka si, isa ka thought, mga maturan, Alincay Yogibera, isa ka baseball manager sa Bandung, Mansa, Amerika. Sabi niya, you got to be careful. No? If you don't know where you are, no way. Kung hindi ka kabalog, kung hindi ka makato, dapat careful din kayo. Kaya pa si hindi din kalambot sa inyo nga pagkatuan. Dapat careful din kita, mga katuran. Too many people don't know where they are going. Subong gabalta mo nga mo ng inyo nga pagkatuan, magkatuan kita sa langit. But, isa mga katuran, no? Kisa, pwede ka lang kapalo nga na ibigay nga direksyon ng imo nila. At yan. No, too many people don't know, even though may akas na goal, even though may goal sila, pero why sa kapalo kisa ang agan kalisan sa mga katuran sa iyaya nga goal mga katuran. They're like this foolish men yung ipasa natin mga katuran. They have no specific direction or destination sa ilang nga kabuhikag. One day, ma-regret na lang na mo na lang natapos sa imo. So have a destination. Know where you are going and do what it takes to get there. Another illustration, mga katuran, sa muli ng balabogi na may araw kayo isang goal kisa pero why ka kabalo? No? Nga nagagawa ka na gali. Isa ka bantog man nga manong seminar sa financial, si Gary Edwards. Iyang seminar mo kayo about sa finance. Ang yahamban, sila niya, too often, people don't make a financial plan para sa ilang family. No, they don't plan for the future. They just meander along, they just wander along sa kabuhi. At in the end, nag-atupa sila sa perte kaseryas na kautangan. So, ang hinihin mo ya, sa iya for me seminar, nag-seminar sa about finance, pero muna kami makita ya. So, hinihin mo ya, he take up a major portion sa iya for me seminar to discuss how to make a plan. How to make a plan. Dapat kita amuman kita sila dapat mga turan na may plan kita dapat. But, si Solomon, sa doon din yung nabasa mga turan, he is not concerned about financial plan. But he is concerned about the real na destination niya sa kabuhay isang tao. Diskan galing mga katuhan, maghanong ka pa. Sentado ka pa. Pero kung wala kayo isang real na destination sa iyong kabuhay, wala ginatupa ang ilang ha? Porta ng mga kuha mga katuhan. Amundi ang kay Solomon yung mga katuhan nga, he is concerned. Dapat kita, may concern man kita about the real destination sa atong na kabuhi. So that dapat i-plan nyo ang inyong kabuhi, mga katuhan. So what kind of destination nga dapat natin piliyon? Where do you want to go? Ang Ginoo, mga katuhan, niya nga good news para sa aton mga katuhan. He knows the direction sa aton kabuhi. He plan sa mga direction para sa aton ng kabuhi, mga katuhan. Sa Ephesians chapter 2, ang balya, we are His workmanship. Magabalita workmanship. No? Ang Ginoo mismo ng Himo sa aton. Kapalo sa iya kung ano ang para sa aton. Kung anong desires natin, anong needs natin, mga katuhan. Kahit ano ang plan niya para sa aton nga kabuhi, mga katuhan. We are His workmanship and God has already planned
adireksyon para sa ato na kabuhi, mga katuhan. So, if you want the best destination sa imo kabuhi, you should build ina destination, mga katuhan, palibot sa Ginoo, mga katuhan. Sa plano sa Ginoo sa ato na kabuhi, mga katuhan. So, mga katuhan, ikaw, mga katuhan, una, the direction you are going determines the destination kay imo nga katuhan. Ikaduwa, God has already established the best direction para sa aton. Ikatatlo, kung gusto mo the best destination sa imo kabuhi, you have to build around that direction kag planihin mo sa Ginoo sa aton mga katuhan. Ikapat, madiscover mo na if you ask God, you know, the wisdom and understanding sa pag-build sina mga katuhan. Amen? Praise the Lord. Now, last thing mga katuhan, i-discuss ko, kaya may mga question sila yung mga galambot. What if I have made a bad decision? What if I haven't included, why mo i-include ang Ginoo sa iyong mga plan? And what if I have messed up things so badly kag matyaga mo to wala na sa pamalagyan na ma-fix pa ina nga sitwasyon mo mga katuhan. Ang Ginoo naghambal diri sa Isaiah 44 verses 21 to 23. Hindi ka magkalinga mga katuhan, kaya may hambalya sa Israel. Remember this, O Jacob and Israel, for thou art my servant. I have formed thee, thou art my servant. O Israel, thou shalt not be forgotten of me. I have blotted out as a thick cloud thy transgressions, and as a cloud thy sins. Return unto me, for I have redeemed thee. Sing, O ye heavens, for the Lord hath done it. The Lord hath done it. Shout, ye lower parts of the earth, break forth into singing, ye mountains, O forest, and every tree therein, for the Lord hath redeemed Jacob and glorified himself in Israel. The Lord God nga naghimo sini sa muna sa Israel, the same God nga maghimo sa aton mga katuhan sini, at iliyon mga katuhan. So hindi kita makakulba kung ano man ang mga butang, no, we have done or ano ang butang na nag-mess up sa atong kabuhi ng mga wrong decisions sa atong na kabuhi mo ito. Remember, God is the God of new beginnings. Amen? God is the God of new beginnings and perfect na endings sa inyong kabuhi. Siya nang Ginoo sa new beginning, siya pang Ginoo sa ending. Perfect pa ma-ending mga katuhan. So if God let it go, you must too mga katuhan. He takes our failures and faults and removes them, replacing them with a new slate mga katuhan. God, ang Ginoo maka, yung pasaga sa potter, mga wali sa katuhan na rin. Paghimo sa imong pattern, kung natuka ka man daw or nagkiwi ka, ang Ginoo sa imong aton na pattern, we are the clay. Ang Ginoo mag-men sa liwat, paghimo ang kaliwat, perfect mga katuhan. Perfect. Suno sa desire. Suno sa iya sa Ginoo nga buot mga katuhan.
And last mga kuran, New Year 2016 is an opportunity para sa aton, no? To look back 2015, to evaluate our life. Amen? And consider what you need to do differently. Kung ano pa mga butang, gawa hindi mo ma-perfect, another opportunity na maingi sa aton mga kutura. Kanami, amun mga kutura kay kanami din sa church, munang ang share ko sa amun sa iyo people, tunigan sa patag, na makita na itong kanami isang growth na itong din sa church mga kutura. And dapat you should be happy for that. Na may kita sa ginalang tao na mga turan. Maka-encourage siya ito nga may maturity sa ito na pagpangalagad sa Ginoo. As you look back sa 2015, you look ahead to 2016. Kadlang taon na ito, no, makuha kita experience. Kasi nga 2016, it is time for some things na dapat i-uproot na ito sa ating kabuhi. No? Mga butang, relationships, ano na mga butang na nag-bother sa ito, na nag-hinder sa ito. Sa ito nag-grow, mga katuhan. I-uproot na ito nina. Kuhantay na gamot. No? To make room sa mga butang na mag-tubo naman mga katuhan to flourish our life sa pagpangalagad sa Ginoo, mga katuhan. Kaya another thought, you have to act now, mga katuhan. Amen? Kasi nga muna lang tawag mo kung ang experience ka i-moon mo sila nga no, pero po ba yan ang panay? You have to act now. Kaya kung hindi mo na yung pag-i o subutan, subong, moon, subong, kasi sa naway nila yung mga katulad. You have to act now because the Lord has something next for you, mga katulad. Kuala ito mga katuran? The Lord always has something next sa ito nga kabuhi. But that next is always connected sa now. Amen? Inangatason, connected po may sa sininga now. What you are doing now and how you do it now is the most important thing of how God will do or will give you the next one. Yes. Kaya kung i-neglect mo na ang ginahin mo sa Ginoo, subong trying to get sa next, makalambot ka man sa next, pero wala ka na kusog sa pagpadayon sa next because what you need is now. Kung anong punto mga katuran? What you need is now. So anything, mga butang mga katuran, mga butang nagalambot sa ato ng kabuhi, o mga butang din na pangkuha sa Dino, o mga butang nagalambot sa ato, niya na rin nagkakabiling. You pick that up. Kaya mo na mga butang na inyong pinanglan para sa next mga patungan. Praise the Lord. So sino natuwig bago matuwig? You have to plan sa inyong kabuhi sa Ginoo. If you plan to receive the Holy Ghost mga patungan, planuhin mayo. Planuhin mayo. Build ka sa inyong plan around sa wisdom and understanding sa Ginoo. Pangayo ka wisdom and understanding sa Ginoo
pangayong kabulig sa Ginoo, and set your direction again with the Lord na hindi ikaw magwa para mangalambot ka sa sinang goal mo to receive the Holy Ghost. And you have to act now. Amen? You have to act now para ang yata sa imo next, yan next, hasta malambot mo ilang ang goal mo, may gusto ka mga otoran until you reach that point niya, malambot mo yung goal mo. If you want to see the Lord someday, you have to plan now. Planuan mo kung magyakon ngayon kapulit sa Ginoo, ngayon kawisdom ng sanong sa Ginoo, and you set your direction, mga otoran. Pag anong mga ginahatag sa atong diri nga pulong sa Ginoo, act dayon. Himuon dayon. Kaya mo lang kusog mo sa next nga ihatag sa Ginoo sa imong mga duran. Asa makalambot ikaw sa imong goal nga makalambot, makita ang Ginoo mga duran. Sini nga aga, kabay nga manging dako ini nga bulig para sa atong mga duran. As we plan ahead, we go through sa itong kapuwi. 2016 na mga Turan. 2016 na. Layo na sa atong mga nalabutan. So na magampal kita 2000, year 2000. Grabe na lang na ito. Pero subong 2016 na. Why na ko sa muna naglaong na niya nga malabot ako sa inyo yung makapasawa o bata ko. So, nalangin na pagbaan ko, kaya wala ko kami si Free Jones. Panabi isang gasya sa Mino, mga maturan, na labot ito 2016, nga kadabo pa sa nga itong mga buluhatol. Kagabay hindi nga pulong sa Mino, mga maturan, sininaga, makabulig sa inyo, mga maturan, sa atong tanan, for another year, that we shoulder on, sa pangatuhay upon sa Ginoo ang mga tuwansin niya. God bless us all this morning. Praise the Lord, everybody. Sige ko din at alibarag sa upon sa Ginoo ang gagala. Kaya akong chuti sa takulino karoon. Bale, alternate lang po. Pero nagbuksan ni Balibere nga minsan, pagpaulahuna, pagpulito ko sa pagkaipot ng tigit, kakatay huli kayo. Kaya nagasugod naman kita sa bago na ito ang understanding ng wisdom na nagagikan sa parangkuran sa Diyos. Sa iya kasuguan, kagang last na punto, ya ka-importante na punto, na hindi mahatag sa Diyos sa imo ang next kung why pa ni mo ali na aktuhan ang subong. Hindi ang matag si mo number 6, si ay number 5, nag-uot ka. Di ba? Guot ka ay. Katuon na, ang Diyos ni ka, move on sa inyo. Kung hindi anay ka mo makahaon sa nahatag niya lang una. Ang mga elementary, fundamentals, lamutang na nahatag na sa imo, huwag mo pa na-actionan, huwag mo pa natuman ka rin mo, hindi na sa magatag sa imo, say, another na mas dako ng taas-taas. Ang ehemplo sina sa Bible, ang Diyos wala nagatag revelation sa kasubuan niya sa Israel. Sang wala sila maglambot sa Sinai. Ang Sinai, layo na sila kayo sa Egypt. Kalibutan ng Egypt. Samtang lapit pa sila sa kalibutan, sa Egypt, wala ang Diyos ang hatag. Kaya ang law, revelation. Ang law sa Diyos, hindi na sa kudal, hindi kagprisuan, o kung paratang kalon ng kabuhi sa tao. Kundi kasuguan sa Diyos, revelation, light, truth, ang gusto, kagmaayo. Sa kabuhi sa tao, dari sa duka. Ang ginasunod sa tao, diya, tradisyon sa kalibutan. Kostumbre, mentality,
tradisyon sa reliyon, kaga ang garawadi, superstitions, kaga ang mentality sa kanli. Amo na yung ginusunod sa tao, dali, ang sosyal ng mga norms, dali, kaga ang worldly ng mga dalanon, kaga way of life. Muna di ang ginusunod sa tao. Ang kasuguran sa Old Testament, ang disreveal sa Diyos ang iyong kasuguran kay Moses, kay Light, Yato, Sana, Truth, tanan nga precepts sa tanan nga area, kag aspekto sa katuro sa tao, may kutiko sila kung ano gusto pagmayo. Pagkonsundo nila na makagawin sila ng ama, kag mag-bless sila. Ang diskinadag din reveal sa Diyos sa Sinai, ang iya kasuguan, ang kalibutan, nagkakabuhi sa tuman na ignorance, kag kadulong superstitions. Amuna nga ang mga tao sa tungtay mga barbaros, kag mga savages ang tao sa nato, mga sapat sa muna ang tao, kaywai sila edukasyon sa kasuguan sa Diyos. What is right and what is wrong, what is bad and what is good, kung ano mga hindi nila makalating, kamakabuhi sila sa ignorante, kadulong-dulong na isip. Magkato ka mo sa Afrika, maturan, mayanghag ka mo sa sitwasyon kapag inawi sa matao sa sulod sa Afrika. Makita yung badyaw, mahikay ka mo. Pero ina sila kakabuhi sa ignorance sa mga laura. Kaya nga away kinaglambot ang edukasyon kapag tudlo sa ila. Ano pa ini sila kaling sa kostumbre, kagtradisyon sa binadyaw na pangabuhi. Tama? Amo na magahintil sa tubang sa Diyos kagkabuhi sa ignorance kag superstitions. Palagpat, palpak na klase na pauna-una thinking kagdalanon sa kabugi. Apang sa pag-abot sa kasuguan sa Diyos sa Israel, amo na to ang light mga kaotoran. Amo na to ang ilang gabayan, council, edukasyon, na makahimo may understanding na sila sa tagsakabutan na makita nila sa ilang pangibot kapano sila kung ano ang eksakto kag maayon nila. Tatawa yung kalibutan kaya ang tao ginagrive sa greed, kahakugan sa manggat, tanan na lang ginahimo nila kuba ang kalibutan. Kita mo may climate change. Pagod kayong mga dalok-dalok ang mga tano pag mga Europeans, sila na ang corporate, sila nila na sala na ang nagubahang usong layer sa babaw to, na ang nag-iimit ang kalibutan, rekta ang silak sa adlaw, sir. Kaya why na sing nag-screen, pero sa television nyo may screen ha. Tungkol sa radiation na ara sa TV, may screen na sa plastic para hindi maging cancerous ang ligo sa inyo. Ang muna sa probable ozone layer, screen para ang radiation sa kadlaw sa lundari, para nga ang earth hindi tama ka, direkta ang ego sa kadlaw. Ano pa, bigbuba nila na tungkol sa kanan, industrial, chemical industry. Nga nagtubok dito, pwede na kalapad-lapad sa kwan. Tungkol sa greed, maturag-engine din na sila eh. O galing tungkol sa kakugan, mga kautura. Hindi na lang sa pungso, dahil sa individual na tao sa kalagi, tanan na tao sa sulod sa balay niyo. Kung waay sila edukasyon sa pulong sa Diyos sa kasabuan at patukuran niya, na-operate sila sa lakabuhi sa ignorance, sa kadayawan, maturan, kostumbre ng away data, tradisyon sa reliyon na nagagapo sa ila, nasirado sila. Tagyan sa madamo, pangabutan na was like in chindi. Gasululod sila sari-sari mga bisyo, asa drugs, buluhang sila, kalaguba utok nila, kaka mga wicked, kaka mga evil sa ila. Bangod gaginbayaan nila, ginasikway nila, wala sila ka-interes sa pulong sa Diyos, kaya yung mentalidad, kaka konsepto sa kaliputan nila eh, amo ini, irihis. Maturan, nga abin nilang kasuguan, kaka palatukuran sa Diyos, dinis Biblia, abin nila kudal, tangkal, kagprisoon, kag-iimpaw ng ilang kabuhi. Abi nila ang pastor, sheriff, nga mo ang mag-iimpaw sa ilang enjoyment sa kabuhi nila. Amo ng konsepto sa tao sa kalibutan, kadi Diyos nun kaayo. Kabay-paway na nasa inyo, mga kaaturan.
I wonder what the world would be kung wala ang pulong sa Diyos ang kasuguhan niya, kapalatukuran niya, o finansya siya. Gagi natudlo, mga katuran, sa simbahan nga nagatudlo sa ang kamaturan. Kibisang simbahan man, mga katuran, napag wala hindi pa nang tudlo ang kamaturan, ano man ang gwa, mga katuran. Bisa na mga authors, naging kot, di ba di Bell, mga protestanti na sila, mga katuran. Kataong sa mapunauna nila, ka-intelligent, kaka-educated, pangalan yung doktrina nila, Trinity, sige ako, maturan, na anong makaguide sa ila kaysa fundamental, kag-basic, sa kalawasan, na ginandong nila ng malawas, maturan, ang doktrina nila, nila maturan, iaway na igo sa maturan, hindi nagadaan na amo, mga kauturan. Isi magabatyag kapiti sa ilang na may some degree semblance sila sa sincerity sa kausa sa kalag sa tao apang kamaturan kisikway nila mga kaoturan. Bisan pa mga tao subumuturan lawahin na spell kalawasan kung tudloy sila yung eksakto na plans kalsuhat kay sikwayo nila ng eksakto mga turan. Tugmaw ay kisikway nila one God maturan. Kontrahon ka nila, debatiyon ka na, receiving Holy Ghost, maturan, kontrahon ka na, debatiyon ka nila, pagbuhi ng Diyos nun, kagulinin sa Diyos, awayon ka nila, mga kapatid. Tanugon, they are not sincere sa palaturan sa Diyos. Ang looking hatag sa Diyos Israel, layo na sila sa Egypt. Layo na sila, mga kapatid. Kasi anti sila maturan, ginatag ang law, na-stock up sila sa sakabukit maturan. Siling San Jose na, you have stayed on this mountain too long. Dugay, nakabulibuy, libot-libot din. Now, I would like to declare to you, morning madam, magkatabos, kalamanan, tumulo, na-stock up mga kauturan. Sa number 3, number 4, number 5, amo na nga ang Diyos di maka-reveal sa inyo, dugang, na-stock up ka mo sa inyo emotions, mga turan, kung ano na, na-stock up ka mo sa inyo konsepto, nga inyo kukuling kung konsepto, na-stock up ka mo sa inyo mga bisyo, mga turan, na-stock up ka mo sa worldliness, ano po, ay gudugang, ay gudalong, ang unwanted things ang Diyos sa inyo, pagkakay na-stock up ka mo sa worldliness, kag sa ungodliness, mga turan. Ang buwan nyo, unconsecrated ang kabuhi nyo, mga turan. Ang Diyos wala dugang kagbago, and He will not give more, and show more, reveal more. Kung ang tuloo na stock up, mga kauturan, sa mabutan, nga napatian, kag nabalaan na nila na daan, mga turan. Bisan pastor ka, ma-stock up ka man, nga wala ka na bago na revelation, wala ka na iwali na bago, mga turan. Kundi sulit-sulit na lang, huwag ka na bagong maturang anointing, huwag ka na bagong direction, vision, huwag ka na bagong conviction, kung iban pa na mga essential sa kabuhi, sa patuko, kung sa Diyos, maano ka niya sa babaw, kung huwag ka na bagong revelation, mga kaupuran. Come on! Huwag ka niya sa babaw, kung huwag ka na bagong anointing, mga kaupuran. Maano ka niya sa babaw, mga kaupuran. Ano man may umpong sa gwa, mga kaupuran. Kung kuha na yung bago maturan ng buks ang Diyos sa kabuhin. Yeah! Ang rason ba huwag kayo na-stock up kita sa paborito ta mga kaupuna? Para makagawa kita, ito nga ang balibel, you up now. Damo na utang nyo, overdue na. Mga butang na nabalaan, nabatian nyo na, nabasahan nyo na, naintindihan nyo na eh. Pero wala nyo gin, sunod, kag wala nyo gin tuman, wala nyo ginin mo. Kundi sakap ka. Kung masakap ka, mas uran ka simbahan. Matakaan ka, di ba? You will not enjoy your church life anymore. Kaya nga magamunotunos ang imo, kabuhi sa church. Masumuran, matakaan ka, masunod ka, ay ka man matandog. Pagwa mo, ay ka man natandog. Pagsunod mo, basiyo. Pagwa mo, basiyo man higapon. Pagsunod mo, ay ka sinabaton. Pagpuli mo, ay ka man sinabaton. Huwag ka man pagkaog, huwag ka man akumples, huwag ka man blessing. Ang iyong kabuhi, hindi glorious, mga kauturan. Mga struggle ang kabuhi mo.
Kaya mga kautulan, hindi tagdalupangdan na nag-uon tayo kasi. So very good, New Year! Sa Diyos may grasya din, sige ako mga kautulan. He give it more grace, sabi ng Bible. But He give it more grace, mga kautulan. And we make up our hands for this word of God. That God give it more grace. Hallelujah. The Psalm, you know what? Chapter 7. Kaya ka importante ang wisdom, kag-understanding yung makuha mo sa pulong sa Diyos, mga kauturan. Sa luwat, I take the opportunity, you know what? Ginag-decree sa simbahan nga tanan magbakal din Bible, mga kauturan. Kapagbasa din Bible, adlaw-adlaw. Huwag ka na rason nga huwag ka Bible. Damo nga kuha talaga lagi sa December, mga kauturan. Next year, God willing, sarili, wala na tayo Thanksgiving. Kinangan ang kuha tayo ng kabotulay bakalanan nila Bible. Huwag ka rason mag-Thanksgiving, kapagsagi, hatag sa kwarta pagkaon, panabon para sa pagkaon. Nga ang pinaka-importante, basic sa tumuluo ay kapagyapon ka ba sa pakawal kapagyapon ka pag-albay ko. Tama o hindi? Basahon mo. Kay gahatag wisdom na ako na. Ako ang matisimuli ko yun sa inyo. Wala ko katapos kuliyo ko mga aturan. Ang nagatag sa kong kaalam, kag-understanding sa butang pulong sa Diyos. Palabasa ako sa kasubuan sa Diyos. Exodus number 2, Deuteronomy, mga aturan. Laws sa Diyos, mas sharpen ang imo sense of judgment, sense of conviction. Mga legal precepts sa Diyos. Ang imo tanan, mas sharpin nga ang imo conviction, mga sharp. Kung palabasa ka sa why ka under the law, kung yung mga butang makaito ka sa thinking mo, kung makaito ka sa imo conviction. Basa ka mo Epistles, sa Proverbs, Ecclesiastes. Sa siringa tuwid, will you promise? Amen! Will you promise to buy Bible? Danay ka, pasahong tanay wala Bible. Anis ha, may impirno bilang putigod. Mayun eh. Sino bang may Bible? Wow. Bariture. Ang imo kurukwata, bariture sa sudaan kakan o lupi pika kato. So will you promise to buy a Bible? Ngayon mo get Bible, hindi ko masiling na silisis, may Bible man. Ang imo iron na eh. Tinanglan ka na isa may Bible gate. Kasi may mga Bible ha? Sa kamot. Actually, hindi wakit ka kamot. Will you strive to read your Bible every day? Isa, dua ka chapters. Isa, dua, tatlo ka chapters. Isa, Espiritu, sige na mag-aupod niyo sa inuras na basa niyo Bible. Gabi daw hindi ka mag-untak, mga kauturan. Sabi pa ko ng Christian sa inyo sa arana, malipat ka sa oras kung magtubo na ang gugma sa inyo sa pagbasa sa pulong sa Diyos, mga kauturan. Kaya hindi ko mo magtubo kung ay kumabinasahan, hindi ko dibinggo, kakalipatan nyo na pwede luwas na kamoy na may inyo kung pwede mo na pagbasa sa Libriya, mga kauturan. Hindi ka mo gulat na magrabi na kamo kapag basa Bible, mga kauturan. Hindi ka na kung bulyong-bulyong. Hindi ko mo magulat, magbalatihan ka mo, kamaluya na ka mo, hanggang mapatay na ka mo, kamagbasa Bible, bali, kuha na na, pressured na, mga turan. Kundi nga antes, pag-abot ang sablad sa inyo, build up ka mga daan, mga turan. Build up na ka mga daan, kusog sa pagtuo, nga sa pulong sa Diyos. You get me? Build up ka daan, resistensya. Ako pagkabot sa sablang luturan, you can smile at the sword, mga kauturan. Tapos ganito kay, why ka anay nagatag,
kusog nga build up sa imong kwan gugma pagtuo kumpiyan sa Dios after ka gani sa vlog padili dali ka ba sa Bible maturan ahay sa Ginoo sino mi tuon mo man kumay gusto ko magtubo ay magpagtuo sa Dios build up yourself in the Word of God maturan. Among misioneros muna, bisan ka ang braso kong gabi, duty ang mga turan, kung ang gabi ay sa maaga, ang iya Bible dalay dito mga kauturan, kahit mga posboto ng factory ng ginobrahan niya, kada kuwan na niya maturan, basa naman sa loob Bible. Espesyal na niya yung ubra naman, nasun, basa naman Bible. Gipili niya na sa gabi ng sa ibutang, nalipay ang mga pudyang employee, kaysa ang nego sa tugang sa gabi, basa niya adlaw maturan. Gusto niya pagpamintil sa gabi, para kung adlaw makasimba sa kan, makahimaw sa sambulatun sa Diyos. Kagun sa gabi maturan yan, makabasa sa Biblia nga wala disturbo sa factory. Kagdungin niya basa sa Biblia, sinang gabi na, that's the time God called him. He heard the voice of God, I want you for the Philippines. Kung ang Diyos may calling sa kabuhin niyo, ang panatandaan, marka, ang inyong gugma, mga katuran, sa pulong sa Diyos. For this is your job, this is your calling, sa pagtudlo sa ang pulong sa Diyos, mga katuran. Nabasaan niyo lawat ang ginawa ni Balibel. Proverbs chapter 7 down to Proverbs chapter 8, mga katuran. Basahon yung tugtog, mga turan, mapamilarize, pag ma-internalize yung sinyo pinsar, mga turan. Dinudugan ko rin ng emphasis, nagambal nila sa moral seduction, but that is not the end. Gambal nila, nag-speak nila sa spiritual seduction ng katabo sa kalibutan. Sa pagkabuhi sa kalibutan, mga turan, may mga moral seduction, may mga social na seduction, kag may spiritual pinakataas, gina-speak sa Biblia dali, ang spiritual na seductions sa mga katuran. Seductions sa mga pagpatalang, pag-misled mga katuran, pag-deceive, na tayo ara ka na sa usto na doktrina, ara ka na sa usto na pag-alagad, ara ka na sa eksakto na konsepto sa Diyos, ara ka na sa eksakto na orientation, ara ka na sa eksakto na relasyon sa Diyos, ara ka na sa eksakto ng spiritual experience sa Diyos. Ara ka na sa eksakto ng standard sa pag-alagad sa Diyos. Ara ka na sa eksakto na kawag proper na paglakad sa Diyos, mga kurang. I would like to warn you, mga kurang siling brothers, na may mga moral seduction sa siling kalibutan, may mga social na seduction sa kalibutan, may material na seduction na aris yung kalibutan. May aris na spiritual na bawal sa tangan na seduction yung kalibutan. Kapatagilin niyo pagtugutan na munang makamislead sa inyo na ma-attract ang sa mga nami fair na speech mga kaotunan. Kagmadala ka mo kunan ng mga offer kunan ng mga bagay na tunan. Kaya hindi matura na gayon sa inyo na angkon pag nalabutan, pag nahatag na sa Diyos sa inyong kabuhi, mga pa. Kinaray niyo wisdom, kinanglan niyo understanding, kay sabi ni Jesus at yan, sinya, I am the light of the world, I am the truth, the world lies in darkness. Ang kalibutan, hamdang sa darkness, ignorance, sa falsehood, of superstition. Si Jesus parabot siya ni His, the light siya ang sana, maturang siling madulog na kabuhi sa tao, madulog na isip sa tao, maturang. Kaya inatudlo niya, mga pratukuran niya, maturang giya, wisdom, kag-understanding sa kalibutan, pagdanawi sa tao, dala tumulo ka damo sa mga foolishness, ka damo sa mga stupidity, maturang. Kadamo sa mga unwise na mga butang, maturan, na nag-a-affect sa nila, maturan, na ang lambutan. Si John John Winnie was tried sa Amerika, maturan, sila, this is my bed. Ang mga ginahatag sa Diyos ay waited, maturan, sa pagsabat sa ila.
kakabarag delicate, kakabarag dangerous, mga tural. Mismasyon, huwag ko nagarahas na ako na manulat mo tural, na mapurlat o provokasyon sa ako ni emotion, kundi I have waited and prayed to God, tuto ang Diyos maghahal sa ako, para hindi ko magsala, mga katural, na require wisdom mo tural, na kung mag-deal sa situation, I have prayed and prayed, ginatag sa Diyos sa sabat sa ako na last case, na gawin, mga tural, and I began to write, mga tural, sa iyo, lupad, mga tural, nag-flow lang, nag-flow, and he did the work, mga tural, and bilang ko sa Diyos, but if you will be faithful to God, then you were blessed, na blessed kayo. Don't tell the Satan, magapungko lang sa pungkuan, and watch you, na magsaksid, na magsaksid. Kapag drive in sa bula, kapag angkon sa pagdaaw, God bless him. The Satan is trying to rise and challenge your faithfulness. Kung bala, skin deep, kung bala heartfelt na klase sa katutong na ginagawa. You think you're blessed? Satan will not just sit down and watch you drive in the mall and make a point. No, never. He will rise and he will challenge God. He will ask God, allow me to challenge him. He is a fraud. It's not true. He does not really love you and love to serve you. No, he is up for something. You see, he can accuse you falsely, Mature. Kagyan at the time, ako you will be challenged. Kagyan ang advice, kinatag sa Diyos ako, gindinig, very Jewy. Very Jewy, I will not justify things and explain things for you. You see, but remember this, hukti lang ang talang na natunan na naintindihan mo na sa pag-alagdan sa Diyos sa kamatuhan. Kasi muna, sandito ko sa Clarider, si Maria Jewy nag-istara at upod sa akon. Damo ko na fed sa iya, mga po. Damo ko na tudlo sa iya. Luwas maturan sa doktrina. Doktrina, basic yun. Doktrina, one God, baptized in Jesus' name, apostolic doctrine. You see? Elementary yun. Labaw yun. Foundation lang yun. Starting lang yun. Kundi ang kingdom sa Diyos is filled with principles, spiritual truth and spiritual principles that are designed to make you wise, mga kautura. Sa sinong kingdom na iyan. Balang mong mga protocol, mga kautura. Hindi lang kurang doktrina, kurang yung protocol, kagang principles na nag-rule kingdom principles, mga kautura. Sa pag-deal, sa pag-handle sa mga dangerous na mga situation. Kasi kung si David, mga kautural, sa asas kingdom, grabing kabuhi niya. The Bible says, and he behaved wisely in the kingdom. Kasi po si Saul, nakapangita lang fort sa iya, kautural, para may legal grounds para makiyaw siya. And he behaved wisely. Hindi siya ka-behave wisely kuwa siya kay Chini sa mga protocols ng mga kingdom na nag-rule sa kingdom sa Diyos. Sa Israel during that. Because very Jewy, I stand to lose very Jewy. Pero you see, kada tao may trials yun. Kapag siya ng mong awa, I'm going to lose is the very Jewy. Grabe, I look back to the years. Sa teenager pa lang siya tumatura. Grabe nga band na agis ako. But I stand to lose him. Kung hindi sa pasar, sa very, very crying maturang situation. It involves family. Kung mani Joey, if I have to justify, I'm going to ruin your family life. So I have chosen not to justify. But I will not ruin your family. And I prayed for him, salamat. He stayed. Inuktan niya, maturang yung kaalam niya. Hindi na sa simple na sitwasyon, but it's very grabe, very critical na sitwasyon. Exclusive na sitwasyon, maturang. Grabe nakakick on siya. Karoon, nakapadayon siya, maturang. Kailangan wisdom, kailangan understanding.
nga madulot sa kasiguan sa Diyos. Ang kasiguan sa Diyos, mga spiritual principles, truth, maturan, nga makapaalam sa tao. Pagkahagad sa inyo understanding, sabi ni Jesus Christ, nga he that follows me shall not walk in darkness, ignorance, but shall have the light understanding of this life. May understanding sila, pag-intindi sila, siling kabuhi na ito na. Halin sa simple ng mga matters, issues, tugtog sa dalong, kabudlay, kabudifikult ng mga situation. The Lord will never fail as the light. Nag-shine sa inyo na ito na. Mga decision making na ka mga sensitive kaayo na ito na. Siling mukumon abang iya consequences kasiryos kayo mga matuna. Siling mo kagamay, prokadako sa iya, consequences. Mayara mga butang, siling mo kadako, apang matunan iya konsekwensya, kagamay mga matuna. So read that, Proverbs 7, Proverbs 8. Kaya ibutang sa rauna mo, ang example na story nila ulan ang kapakilala sa ang seductions that is unay sa siling kalimutan. Kalimutan, grabe nga seduction sa kalimutan. Grabe. Isa ang mga tumuloon, di ka resist sa kalimutan. Nakasidyo sila, nakadala sila. Nakakuan sila ng ito. Hindi nila makuha kung talila tigil sa lakas sa kalimutan. Gusto ko warning reward sa mga boys, medyo pagsundan yung singay na si Biber sa inyong bunting. Pwede nila daw sunod sa uso sa kalimutan. Kailangan ko newspaper, hindi rin nagiging kopya sa mga tumuloko sa kalimutan. Biber. Amen. Yang belang nga bala abadi diri ya. Diri ya no. Awe ka bari ka landa ko ni sweeper pa nga ako na dagay na pangispiyahan. Rubras kalibutan. Mga ladies, paano galugi mo ng skip? Ano ba? Palatiting. Miss lang 6C kapuli. Ang bot sa inyo dahil, dahil ka lang puli. Kadi, dahil ka lang 6C. Never will. Mas beautiful and lovely kayo eh. Kung plaga ko na siya ngayon, kawin yung lang hormones. Ang hormones mga worker nila di Pilipino garden ka na? Diba? Palda? Nga ka-formal kagadisin di ka down? Ang daang ano na? Hindi, dating daan? Amo man? Ka-down sila na ako solid na pwede ko salsa? Huwag ka ba mahuyas na? Mag-isang sabo ng abagay, perdi ka mo? Huwag na sins of shame nga ka sa inyo nila? Ang Diyos na appeal sa akong sins of shame, disgrace, na mas ugdang sila sa aton, mas maayo sila sa aton, that should not be. Diba, we are the light of the world. What's up? Grabe ang seduction sa sariling kalibutan. Sa kalibutan, sa
sala, moral, kaagdan, spiritual gate, mga lato. Grabe spiritual seduction nila. Kagrabe ka mag-attractive sa mga butang sa mo. When you should go for the truth and what is right before God, do not go for impure motives. Do not go for flashy, showy, impressive. Don't go for that. I could have gone that way. Showy, impressive. But I shut it out. I know what is right before God. I know what is true before God. What is pure sa tunang sa Diyos. Pero kung mag-settle sa putangan less, kamos, kutuod ka po may spiritual tunay experience sa Diyos, you will not go for less. For a show that will not satisfy you. You only go for what is really makasatisfy sa inyo mo. Kalag nyo. For the kingdom of God is within you. God works in you, inside you. Feel your way in the Lord. Okay? Beware spiritual seductions. Shall we stand? Charisma, the gusto, the vision, the inspiration. Para pipili sa